Hello guys, welcome back to my channel, Kalawang Bistek TV. So guys, ngayong araw na to, magbablog ulit ako. So guys, dito na naman ako ulit sa aking munting barracks. At ngayong araw na to ay magbablog ako tungkol sa kung paano gumawa ng infusoria. So guys, mag-experiment tayo ng ibang technique kung paano gumawa ng infusoria, kasi yung ginagamit ng iba o kalimitan ginagamit ay yung yes. So ngayon ay gagamit ako ng harina or flour at saka yung gatas, powdered milk. So ito yung ating mga gagamitin or media sa paggawa ng experiment paano gumawa ng infusoria, kasi kailangan natin ng infusoria para sa ating mga fry. Kung wala tayong ibang live foods, lalo na dito sa mga beta fry, para mabilis silang lumaki, or sa mga bagong hats or bagong pre-swim na beta, pwede din sa mga guppy, ito bagong anak na guppy, aking albino full red. May mga bagong mga fry din dito, albino full platinum white. Saka meron din itong YQC na nagda-drop ng albino. So guys, balik ulit tayo sa topic. So ito yung gagamitin natin, yung stock water or tubig na galing sa pond. Ito tubig dito na galing sa pond. Saka yung itong flour, powdered milk, itong teaspoon, ay hindi kasali to, saka mainit na tubig. So guys, huwag na nating patatagalin. So simulan na natin. So magsimula tayo sa pag mix ng mainit na tubig. Lagay tayo ng unting mainit na tubig, saka maglagay tayo ng powdered milk. So kukuha tayo. At ilagay natin sa mainit na tubig. Saka haluin. Haluin natin hanggang ma-mix sa tubig. Check muna natin. So pwede na to. Unahin natin tong powdered milk. So gatas dito natin ilagay. Tama na yan. At pagkatapos, punta tayo sa harina. Bubutasan ko muna to kasi mahirap mag-video kung ikaw lang mag-isa. So 1 teaspoon din ng harina. Tapos maglagay ulit ng mainit na tubig dito. Lagay natin doon sa baba. Mainit na tubig. Lagay natin yung harina.
Mix ulit. Tapos ihalo natin sa stock water. So guys, yan na yung dalawang mixture natin. Ito yung sa arena saka powdered milk. Mamaya ay lagyan ko yan ng pangalan or label. I-check natin sa susunod na video kung sino kaya sa dalawang to ang makakapag-create ng infusoria. Malalaman lang naman natin yan kung yung tubig natin ay mag-clear na tapos may gumagalaw na mga puti. Kasi kung yes ang gagamitin, mas mabilis na ano, mabilis na mag-grade ng infusoria after 24 hours ay meron na yan. So guys, yan na yung mixture ng ating experiment kung paano gumawa ng infusoria gamit ang powdered milk at saka harina or flour. So guys, abangan nyo na lang sa susunod na video ang result ng aking experiment. So guys, kung bago lang kayo sa channel ko, huwag nyo kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe to my channel and hit the notification bell. Thank you for watching and happy fish keeping.